Buenas noches or good evening, señoritas y señoritos. I don't know whether President Bongbong Marcos has realized it already. But for me, as a political strategist and a veteran public relations advisor and communication campaign manager sa mga presidente, vice-presidente, senator, congressman, and many other top officials, including top businesses in the country, the existence of the satellite offices, at ngayon napag-alaman natin, 10 na pala, 10 satellite offices of the office of the vice president constitutes or amounts to an insult to the office of the president. Pinapakita po ito, itong mga satellite offices ni Vice President Sara Duterte na incompetent, walang saysay, walang kabuluhan, at walang malasakit ang Marcos government sa mga mahirap. Kumbaga, walang intention. Marcos has no honest intention to help the Filipino people. Kaya andyan yung office of the Vice President to fill the gap, to fill the incompetence, to fill in the lack of public service, the lack of help given to the Filipino people. Yan po ang dating sa akin na malaking insulto itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte kay Marcos. At sa recent post niya, nagawa pa ni Sara na ipagyabang na kahit daw ika-cut yung budget nila, kahit tatanggalin daw siya ng 650 million confidential funds, itutuloy pa daw niya ang 10 satellite offices niya across the country para iparamdam sa tao yung kalinga at yung pagtutulong at malasakit ng gobyerno sa taong bayan. Alam nyo po, kahit anong klaseng, kahit saan lugar, kahit sa Palestine, kahit sa Israel, kahit sa Russia, kahit ano pa man na klase ng gobyerno, meron sila for example, Prime Minister, Deputy Prime Minister, o kaya President, Vice President. Usually, ang second in command, spare tire lang talaga yan. Kumbaga, pang seremonya lang siya. Kung meron mga foreign dignitaries, kung alis ang presidente, kung meron mga events hindi pwede pumunta ang presidente, dito lang sa atin. Nung kay Gloria, binigay ng DSWD, kay Noli de Castro, housing, kay Lenny nga, binigay pero inalis rin. So, kumbaga, spare tire lang talaga, pang seremonya lang, pang backup lang kung mamamatay ang presidente. Hindi nga siya parati sinasama sa mga cabinet meeting kasi syempre may iba rin function. Seremonya lang talaga ang Office of the Vice President. Pero first time in human history na yung second in command, either Vice President or Deputy Prime Minister or na gumawa ng mga satellite offices niya sa buong bayan. Tulad ito si Sara, meron na siyang satellite offices sa Bacolod, sa Isabela, sa Bangsamoro, sa Barm, sa Cebu, sa Caraga, sa Dagupan, sa Davao, sa Bicol, sa Tacloban, at dito sa Zamboanga. At sa Facebook post niya recently, sabi niya, and I quote, patuloy ang Office of the Vice President sa layuning landasin ang maghahagbang tungo sa pag-unlat
pag-unlad at pagbabago. Ang ating dedikasyon at serbisyo ay tunay na naglalayong mapalapit ang pamahalaan sa bawat mamamayan. Sabi niya sa Facebook post niya noong October 27, kung saan pinagsalamatan niya yung mga staff niya, na mga magagaling daw ng mga staff niya dito sa satellite offices. So, bakit kailangan pa ng satellite offices si Sara, na marami naman government agencies in charge sa mga ginagawa niyang mga proyekto? Bakit kailangan pa gawin rin niya from her office? Niyang Office of the President nga, walang ganito. So, ito pa, yung sinabi niya na sila daw dedicated to yung pag-ulat at pagbabago. Bakit? Si Marcos, parang sinasabi na rin niya, hindi gumagawa ng hagbang si Marcos sa para tungo sa pag-ulat at pagbabago. At sinasabi ba niya, walang dedikasyon si Marcos walang hangarin na mapalapit ang pamahalaan sa bawat mamamayan? Eh may DILG, may DOLE, may OWA, yan naman ang trabaho nila, DSWD, yan naman ang trabaho ng mga cabinet offices to bring services to the Filipino people. Pero ito, sa tono ni Sara, siya lang ang kaya gawin ito at hindi ito kaya gawin ni Marcos. Kaya nandyan yung mga Office of the Vice President to fill in the void, to compensate the lack of services, the lack of help given by the Marcos government. At sabi pa ni Sara, patuloy tayo magsama-sama sa pagtahak sa landas ng kaunlaran at kapayapaan. Parang sinasabi rin niya, hindi kasi ito ginagawa ni Marcos, kaya ginagawa ko na. At sabi ni Sara, among mga medical service, i-enumerate natin yung mga medical services na pinagyayabangan niya, kasi lahat ito meron ng existing government agencies and even local government agencies na nagbibigay nito. Kumbaga, doble-doble ang masakit. Pinatanggal nila yung budget sa PGH, pinatanggal yung budget sa University of the Philippines, sa Philippine Science High School, at Lung Center of the Philippines, Heart Center of the Philippines, tinanggal para ibigay kay Sara, para mapunta dito sa isa sa mga programa niya, Medical and Burial Assistance. Eh kahit sa Manila, kahit dito, kahit dyan sa Quezon City, na yung kaibigan ko na si Mayor Joy Belmonte, nagbibigay naman ng burial assistance. At kahit meron, I think, offices ng gobyerno na nagbibigay rin ito. Libreng sakay, ginagawa rin ito ng DOTR, Department of Transportation. Pagbabago campaign, yung mga campaign na magtanim ng a million learners and trees. So, magtanim ng mga puno, ginagawa rin ito ng DNR na under sa Office of the President. Ganun ang DOTR, under the Office of the President. So sinasabi ba ni Sara, ineffective, useless, and incompetent si Marcos? That's why kailangan punuin niya yung kakulangan ni Marcos to bring these services to the Filipino people. Pagkatapos, meron rin magnegosyo taday. Magnegosyo taday. Andyan yung Department of Trade and Industry na tumutulong sa maliliit na negosyo. Disaster operations. Andyan yung disaster office na hindi lang sa national level, sa DILG, sa PNP, sa Army, andyan pa yung local governments. At pansara program, yung pagbibigay ng pagkain sa mga hirap, meron rin ang national government yan. And Peace 911, meron rin ito sa mga local government units, at meron rin PNP, at meron rin ang DILG. So in short, she is just, parang tawag sa English, superfluous. Yung dinodoble lang niya yung gastos ng gobyerno, na meron ng ahensya under the Office of the President,
headed by the cabinet members, pero pinapalabas niya, kailangan niya gawin ito dahil palpak si Marcos, palpak mga cabinet members, palpak DILGP, NP, lahat, palpak. Kaya kailangan niya gawin ito. At sabi pa nga niya, sa kwan niya, sa post niya, sa pamamagitan nito, hindi lamang nakasentro sa National Capital Region ang ating mga programa, at naibabahagi rin natin ito sa mga malayong lugar sa Pilipinas. Kahit sa Sulu may opisina ng Department of Health, kahit sa Sulu may opisina ng police, may opisina ng Department of Labor and Employment. Umaabot naman lahat . Kaso lang, yan lang talaga. Gusto niya sa kanya lang talaga mapunta ang budget. Nag-justify na lang niya ito. Nag-brown out dito sa amin. Kaya tapusin na natin itong vlog na ito. Sinasabot tayo. So, parang dito parang sinasabi na rin niya, si Marcos walang malasakit sa mga tao na nandito sa probinsya na tulad namin na tinatamaan ng blackout. Parang ganun na rin sinasabi niya. At dinagdag pa niya, ipinahayag ko ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat. O, yun, pinagsalamatan niya yung mga tauhan niya. And then siguro, binigyan rin niya ng assurance na tuloy-tuloy ang trabaho nila. So, in short, parang duplication of work lang ginagawa niya. This is just outright politicking, shameless politicking na ginagawa niya on the way to the presidential election in 2028. Pero buti nga nabisto na rin nila Marcos, natakot na rin sila Speaker Romualdez na may plano rin tumakbo. Natakot na rin na kung in 6 years ang dami ng hindi nag-iisip ng mga Pilipino na akala ang pera ay galing kay Sara at magkakaroon ng utang na loob kay Sara. So that is very unfair to the other candidates kung meron 6 years lead time si Sara. Kaya yun, dapat talaga tanggalin na talaga yung confidential funds niya. At kung pwede, dapat wag na budgetan itong mga satellite offices na ito. Kung ang dapat na lang gawin ay bakus, palakasin na lang yung mga ahensya ng gobyerno. And this is also a challenge kay Marcos. Siguro, ginagawa rito ni Sara Marcos dahil ikaw rin, mahina, weak leader ka rin, hindi ka rin nagpaparandam. Lalo na sa mga tao sa probinsya tulad namin dito sa Zamboanga, hanggang ngayon tinatamaan pa ng blackout. So, ganun na lang po. Yun na lang ang follow-up natin dito buti na lang nagkailaw. Ito na lang ang follow-up natin dito sa issue na continuing insult ni Sara sa presidente niya na who she perceives to be weak, incompetent, walang malasakit sa mga naghihirap na taong bayan. Kaya daw, eto, si Sara ang hero daw ng bayan. Dahil daw, ang presidente, hindi natin nakikita, andyan lang nagpapasarap ang buhay sa Manila at sa iba't ibang bansa. Na yun lang ang kwan talaga, that's the only thing Marcos is passionate about. Para umattend ang lahat ng mga international seminars at saka lahat ng presidential trips all over the world. So that is a challenge rin kay President Bongbong Marcos. So thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog and I'll be seeing you in my next vlog.